Aabot naman sa mahigit 500 milyong piso ang halaga ng pinsalan ng Bagyong Karding mula sa iba't ibang sektor sa bayan ng Dingalan sa Aurora. Ang bayan isinailalim na sa state of calamity. At live mula sa Dingalan, Aurora, naroon ng ating kasamang si Noel Talakay. Noel? Rise and Shine Pilipinas, Audrey, isinailalim na nga sa state of calamity ang bayan ng Dingalan, Aurora matapos hagupitin ito ng super typhoon na Karding at nang maglandfall ito dito sa ikalawang pagkakataon at unang isinailalim sa signal number 5 nitong Linggo ng gabi. Matapos manalasa ang Super Typhoon Karding dito sa bayan ng Dingalan, Aurora, nag-iwan ito ng matinding pinsala sa nasabing bayan. Kaya naman ang sangguniang bayan ng Dingalan ay nagpasa ng resolusyon para isailalim ito sa state of calamity. Agad talagang wala yun ito. Apel na talaga kami na resolusyon. Nagkakaroon na kami state of calamity. Dahil nakita naman natin kung ano nangyari. Batay sa inisyal na datos ng Dingalan LGU, aabot na mahigit 500 million ang natamong pinsala ng bayan mula sa iba't ibang sektor tulad ng business, infrastructure, tourism, crops and agriculture. Sa partial pa rin po ano, dahil yung pong barangay di kapanikian o the coastal barangay po can only be reached by boat. Wala pa po kaming update from the barangay. Gayunpaman, inaprubahan anya ang resolusyon ng sangguniang bayan na isailalim sa state of calamity ang Dingalan dahil sa ilang mga kadahilanan. With endorsement po of the MDRRMC, yun po yung process. And then yung damage po, saka with the signal number 5 po, talagang sobrang ano. Sobrang laki po ng damage. Nasa 90% ng mga pamilya sa Dingalan ang naapektuhan na katumbas ng kulang-kulang 8,000 families mula sa mahigit 8,000 na registered families ng bayan. May dalawang klase po ito kasi, no? May affected siya dahil partially or totally damaged yung bahay nila or affected siya, hindi naman ito partially or totally damaged yung bahay niya, but in the other issues or problem na na-encounter niya during the typhoon. Para naman sa sektor ng pangingisda, mayroon 275 na bangka ang totally damaged habang 473 naman ang partially damaged. Yung pong amount in peso po noon ay kinukompute pa to kasi a mix of commercial, fishing boat, municipal water boat, fishing boat and baruto. Audrey, ngayong araw naman magsasagawa sila ng aerial inspection doon sa barangay Di Kapanikian dahil isolated barangay ito ng Dilangan at ito daw ay pinag-utos ni Secretary Irwin Tulfo para makita doon ang sitwasyon. Ayon naman sa LGU ng Dingalan na wala naman or zero casualty naman ang bayan maliban doon sa naputulan ng daliri nung kasagsagan ng bagyo habang hinahatak niya ang kanyang bangka. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Noel Talakay.